Magandang hapon po. Good afternoon, Mr. President. Nice to meet you in person po. Ang aking pong katanungan ay marahil ay katanungan din ng mga simpleng mamamayan tungkol sa inyong foreign travels. Ang una po ay yung binanggit nyo na ang Pilipinas ay naging bahagi na ng tinatawag na VIP Club, Best Performing Economies in Asia. Paano po natin ire-reconcile yan dun sa iniisip naman ng karaniwang tao na pagpunta niya sa palengke, mahalang sibuyas, mahalang iba't iba pang presyo ng bilihin, tapos tayo ay best performing economies, Mr. President? Dahil yung inflation ang pinag-uusapan. Isang aspeto lang yan sa ekonomiya. Kaya yun talaga problema, totoong problema yan. Dahil bumababa na ng konti dahil nagpapasok na tayo ng sibuyas, nagpapasok na tayo ng asukal. So kahit papaano, the supply will feed the demand at magbababa ang presyo. Kaya yun ang para sa akin ay the reason na tinitignan ang Pilipinas na magandang performance dahil sa ibang bagay. Okay. Kasi maghanap ka ng bansa na 7.1% ang growth rate, na bumaba ng 4.2% ang unemployment rate, na mas mababa ngayon kaysa sa bago ng pandemya. Ibig sabihin, nakapag-create tayo ng halos 2 million jobs mula noong 2020 hanggang ngayon. At pati yung peso, medyo tumibay na. Kaya palagay ko, yun, hindi lang ang inflation, kasi lahat naman ng ibang bansa, ganyan din ang inflation. Kaya titignan ninyo, ay sasabihin, ito yung mga ibang bagay na kaya't matibay. Kaya nabuo, gumawa, kasi wala namang VIP noon. Nangyari lang yan dahil nagpe-present tayo doon sa Davos at marami tayong pinakita, marami tayong paliwanag, marami tayong diskusyon sa kanila. Sabi na kasama na kayo dun sa grupong yun, Vietnam, Indonesia, and Philippines. So sa Asia, yun ang tatlo na uunahin nilang tignan as investment destinations. Pero ito pong performance natin sa ekonomiya ay siguro in the following months or days, mararamdaman din ng karaniwang mga okay. Oh, siyempre. Hindi naman kasi basta magpasok ako ng ilang tonelada ng sibuyas, bukas bababa na yung presyo. It has to go, dadaan pa sa sistema yan. It takes a little while. Pero hindi naman ganun katagal. This year talaga, yan ang problema kung hindi nagpapatulog sa akin yung inflation. That's what I lose sleep every night over is how to bring down inflation. So I'm determined to make sure that the inflation starts to come down for quarter na pagkatapos nung. Second question ko po, foreign travel statement. Bakit ba ang Pangulo ay travel ng travel? Ang dami namang problema sa bansa. Ano ba ang sa tingin po ninyo travel ninyo na talagang merong immediate effect sa mga Pilipino? Ay, hindi. Proseso yan. Matagal. Proseso yan. Hindi yan yung Talaga nga naman ang mga tao, no? Pero wag nating kainisan tong reporter, naiinis ako sa kanya. Pero alam nyo, mga tao talagang, ala. Comparatively speaking, magko-compare tayo, ha? Ang naging travel ng ating Pangulo so far ay hindi pa ganun kataas kumpara sa mga nakalipas na presidente. Pero hindi nila nakikita noon yon. Ngayon, nakikita nila dahil merong global inflations pero sinisisi nila sa ating mahal na Pangulo. Ang mga problema ng bansa, hindi kayang isolve ng Pangulo alone. Kaya nga may gabinete. Para saan pa ang mga gabinete? Para saan pa ang Secretary of Interior and Local Government, Secretary of Justice, Social Welfare and Development, Information and Communication Technology, National Defense, among other secretaries? Kung hindi sila makakatulong sa Pangulo, they were alter ego. They are alter ego of the President. Kaya sila nandiyan para tumulong sa Pangulo. Ngayon, nagsisikap ang Pangulo po natin
na futuristic ang style, dahil future naman ang ating titingnan talaga, hindi yung pansamantala lamang, puna pa rin ang puna. Tingnan nyo, napakaganda ng sagot ng ating Pangulo, that is a process. Sino kaya to reporter na to? Huwag natin siya kainisan, pero naiinis ako sa kanya. Punta ka, tapos kakausapin mo yung ano, korporasyon, nagustuhan ka, ito malaking pera, sige sa'yo na. Hindi ganun. Magpapakilala muna tayo. Dahil hindi tayo, pagka hindi tayo bumiyahe at nagpakita dyan sa mga conference na yan, hindi tayo iniisip. Wala sa isip nila ang Pilipinas. Siniisip lang nila, oh, dito tayo sa Vietnam, doon tayo sa Indonesia, o oh, doon tayo sa China, doon tayo kung saan-saan. Hindi Pilipinas ang iniisip. Tama. Kailangan natin ipakita. O ngayon, mga at least ngayon, not for us. Ay, nawala. Barado kayo, ano? Kayong mga walang iniisip kung hindi kritik na wala naman sa ayos. Okay lang naman mag-critic kayo, pero ayusin nyo naman. Teka lang, nawala yung ating pineplay. Nasaan na ba banda yun? Tingnan natin. Para sa akin, ay the reason na tinitignan ang Pilipinas na magandang performance dahil sa ibang bagay. Okay. Kasi maghanap ka ng bansa na feed the demand at bumababa. Dominicanon is Mr. President. Dahil yung inflation ang pinag-uusapan. Isang aspeto lang yan sa ekonomiya. Isang aspeto lang, ha? So, talaga, problema. Bumababa na ng konti dahil nagpapasok na tayo ng sibuyas, nagpapasok na tayo ng asukal. So kahit papano, the supply will feed the demand at magbababa ang presyo. Kaya yun ang para sa akin ay the reason na tinitignan ang Pilipinas na magandang performance dahil sa ibang bagay. Okay. Kasi maghanap ka ng bansa na 7.1% ang growth rate, na bumaba ng 4.2% ang unemployment rate, na mas mababa ngayon kaysa sa bago ng pandemya. Ibig sabihin, nakapag-create tayo ng halos 2 million jobs mula noong 2020 hanggang ngayon. At yung pati yung peso, medyo tumibay na. Kaya palagay ko, yun, hindi lang ang inflation, kasi lahat naman ng ibang bansa, ganyan din ang inflation. Kaya kung titignan ninyo, ay sasabihin, ito yung mga ibang bagay na kaya't matibay. Kaya nabuo, gumawa, kasi wala namang VIP noon. Nangyari lang yan dahil nagpe-present tayo doon sa Davos at marami tayong pinakita, marami tayong paliwanag, marami tayong diskusyon sa kanila. Sabi na kasama na kayo dun sa grupong yun, Vietnam, Indonesia, and Philippines. So sa Asia, yun ang tatlo na uunahin nilang tignan as investment destinations. Pero ito pong performance natin sa ekonomiya, ay siguro in the following months or days, mararamdaman din. No? Karaniwawa. Oh, siyempre. Hindi naman kasi basta magpasok ako ng ilang tonelada ng sibuyas, bukas bababa na yung presyo. It has to go, dadaan pa sa sistema yan. It takes a little while. Pero hindi naman ganun katagal. This year talaga, yan ang problema kung hindi nagpapatulog sa akin yung inflation. That's what I lose sleep every night over, is how to bring down inflation. So I'm determined to make sure that the inflation starts to come down in the first quarter na pagkatapos nun. Second question ko po, foreign travel statement. Bakit ba ang Pangulo ay travel and travel? Ang dami namang problema sa bansa. Ano ba ang sa tingin po ninyo travel ninyo na talagang merong immediate effect sa mga Pilipino? Ay, hindi. Proseso yan. Matagal. Proseso yan. Hindi yan yung pupunta ka tapos kakausapin mo yung ano, korporasyon, nagustuhan ka, ito malaking pera, sige sa'yo na. Hindi ganun. Magpapakilala muna tayo. Dahil hindi tayo bumiyahe at nagpakita dyan sa mga conference na yan, hindi tayo iniisip.
Wala sa isip nila ang Pilipinas. Siniisip lang nila. Talagang nagololo ko yata itong player ko. Na pati yung player ko naiinis, nauulit yung question. Forward natin. Our efforts in the community of the APEC, nakilala ko na silang lahat. Pangatlo, yan. I'm the new kid on the block. Tama. Nobody knows who I am. Kailangan ko magpakilala. Sino, kasi pag sabi, oh, bago ito, sino ba ito? May alam ba ito? Tama ba yung mga ginagawa? O ano ba klaseng tao yan? Yun. Yun ang mga, it's important also na magkaroon ng personal, halimbawa, personal sa mga leader na kaya ko ngayon, hindi ko kaya gawin yun dati. Ngayon, kaya kong buhatin ng telepono, tumawag dyan sa lahat, tatanggapin naman ang tawag ko. At meron na kami mapapag-usapan. And that's very, very important. Kasi yun na nga, like in President Xi's case, siguro, eh, never pa tayo nagkaroon ng contact at that level. Ngayon, dito nga sa mga ASEAN, sa mga APEC, nakilala ko na silang lahat. Mas kahit papano, meron ka ng connection doon sa mga taong yan. So that's important. That's very important, lalo na. Ito nga, yung kagaya ng sinasabi sa The Boss, in this fragmented world. Salamat po. Thank you.